mula nung simula sa pagka 8 years old ako, yung nanay ko talaga bak ano yun na Seventh Day Adventist na Musundatay Catholic, hindi sila magkamats ng church. Kaya kami magulo din kasi yung hindi malaman kung saan kami ano eh o susunod sa mga magulang kasi hati sila ng religious. Kaya sabi ko saan ba ako? Yung nanay ko naman martyr siya sa tatay ko kasi mabait na masyado kasi nagsunod nga sa Panginoon, natatakot sa Panginoon. Pero taliwas pala yung pagsunod sa Panginoon, hindi pala tulad sa atin na talagang sentro sa Panginoon. At yung hindi ba yung ano, yung tunay yung sa atin, hindi yung mga ano lang, yung course lang na mga toro. Pero sa ano, yung talagang hindi ko pa nalaman na maganda talaga kasi maraming iniiwasan eh. Maraming iniiwasan ng mga pagkain, sa mga sa ano, ang nalalaman ko doon, yung may kaliskis pwede sa yung sa isda naman. Tapos yung walang kaliskis, ayaw. Alimasa, bawal, hipon, bawal yan sa Adventist. Lahat na, dami. Ang ano lang, pwede yung buong kuko. Yung buko, yung sa hayop naman, buong kuko, sa baboy, hindi pwede. Yun, marami. Kaya sa pagkasabi ko, dami, masan ibig sabihin talaga ang tunay. Yung pala, yung kiri pala. Pero nanay ko talaga, dahil sa doktrina naman, sa pagkaalam niya, ligtas talaga siya doon kasi maano eh, yung mabait talaga, nanay mabait ko talaga, naabutan ko pa eh, mabait talaga yun, mabait. Ang tatay ko naman, iba yung takbo ng buhay niya kasi hindi naman sa pagano, yung tatay, yung panganay tatay ko yun eh, ano siya, nine sila ng mga kapatid, siya yung isang lalaki lang, paborito ng lolo ko. Eh sila nung araw, mga may mga ari-ari pa naman yun. Maamaga nag-asawa. Mag-asawa, 18 years old nag-asawa natin ko. Pero nag-aral pa yun sa grade 1. Dalawang beses sa grade 1. Grade 2, dalawang beses. Hanggang grade 4, 8 years siya doon nag-aral. Kasi ano siya, yung school siya sa lolo ko. Ngayon, dahil bilan mo pa ba? Like, ang layo ng ano, ang layo ng si school namin. Bilan kagad ng lolo ko. Kasi ayaw mga school naman ang buhay nila nung araw eh. Ngayon sa pagkasan ng kasawa na siya, may mga ari-ari naman yon. Siya lang paborito, bilhan ng lupa. Pagka lupa, bibinta naman, lilipat naman sa ibang lugar, doon naman mag-ano. Wala pang focus na direction sa mga anak niya. Kami, umabot na ng 11 kami ng mga anak. Wala siyang formal direction sa buhay niya. Wala siyang plano na paralin, importante sa buhay ng ano talaga, paralin kami, yung nauna sa akin. Ang gusto niya, Isama sa trabaho, yung kasi sa gana pa nung araw, mayroon pang imbaka sa likod bahay, yung ani. Tapos may sa ano pa kami, sa baybayin, mayroon pang sa pangkukuha ng isda, tapos mayroon kami nga sa bundok. Yun lang ang kanyang focus, puro lang pang sa ngayon, wala sa pang future ng mga anak niya. Kaya hanggang kami ngayon ganito. Sa malit sabi, namatay nanay ko, direkta ako, dinila ako sa side ng tatay ko. Yung nabutan ko doon, pinalaki kami ng lulululula ko, tatlo kami. Yung naiwan doon, yung sign ko, dalaga teacher, yung naman, ang isa naman, yung pinakabunso, ano siya, yung transmit siya sa yung account, ayun tawag ko yung nasa, ano, sa bangko, yung banking finance. Basta graduate siya doon, nang sama nito sabi, ngayon, strict kasi ang tsahin ko yung pinakabunso. Ang trabaho ko nung maliit pa ako, bunot, yung bunot, di ba nakapansin niya ako mahilig ako sa linis? Kasi lumaki ako dun sa kanila na magbubunot ako ng amanumanong biak na, ano? Tapos, dilik sa laman, parang ginawang babae dun eh. Dilik sa laman, magbunot, magbumak, ano, bago ako, hindi ako papunta sa labas, yung maglalaro, kasi pagka nandun ako sa labas, mano daw ako sa alikabok, yung init sa araw, tapos nga nun, pagpasok, amoy araw ako sakit sa ilong. Kaya doon lang ako sa bahay, naingit ako sa mga kabataan ko na nakaganon lang ako doon sa kanila. Nakulong ako doon sa aming lugar lang, nasa bahay lang namin. Sa malit sabi, pinaaral ako sa tiyahin ko. Tuloy-tuloy naman yun, yung teacher kong tiyahin sa kapatid na tatay ko. Ngayon, tuloy-tuloy yan, grade 1 hanggang grade 6. Naging high school na ako. Nag-aagawan sila sa akin, mga tiyahin ko. Sila na dapat ng paral sa akin, sabi ko. I-tiyahin mo kasi yung teacher yung paral sa akin kasi nagigit siya naman talaga simula at sama pa sa amin ano yun, sa pamilya pa ng lolo ko yun, no, kami.
ayun, daming nagagawa sa akin kasi nakikita sa may opportunity, nakikita sila sa akin na mayroon daw akong madali lang mga aral. Ang ginawa ko, nasiraan na, naguluhan sa isip ko. Kasi inaagaw-agawan ako sa ano kung sino. Kasi ang isa naman may kondisyon. Sabi sa akin, makatapos ka, hindi pa nga, plano pa lang eh. Mayroon na agad silang ano para pang ginagamit akong negosyo. Ginagawa nilang negosyo yung, pag nakagraduate ako, mag-servisyo muna ako sa nila. Tapos, pagka gusto nilang magpamilya na ako, magpaalam muna ako sa kanila, saka ano, yung halimbawa, may income ako, may sildo na ako, doon muna sa kanila abot. Sabi ko, ano ba, wala, hindi pa nga, mag-aaral pa nga, malayo pa yung mga plano, nandyan na kagad, parang business na kagad ang ginagawa nila sa akin. Yun na yun, naanun ako. Hanggang doon pa rin ako sa lola ko, naabutan ko sa kanila yung, kasi ginagawang istasyon yun eh, sa mga reporto yung lola ko. Kasi devoted siya sa Katoliko yung lola ko nung araw. May ano yun, may na-process yun yan eh. Halimbawa, may type na sa kanila. Iikot yung ano, reporto. Nandoon yun, yung mga antigo pa nung araw, kaya ano, sa panahon pa ni ano yun eh, yung Kastila. May mga, yun pala, nalalaman ko na, hinakaw na pala, ivory. Yung sungay ng ano, yung elepante. Mga ivory pa nung araw, yung kulay pink ng kulay ng mga ganito. Nawala bigla eh, nung na-convert naman sa born again naman yung sila sa buong pamilya. Kasi nung araw kasi pagka pista, mayroon mga kamangi ko, nurse naman yun, yung pinsan ko. Pag ng mga kasamahan niya sa simbahan, sa hospital, doon yan mag-ano, pista, June 12, 13, pista sa amin niya, sa Katoliko. Pista talaga, magkakati ng baboy, tapos yung dalawang baboy, papatayan niya, na-leksyonin lang. Tapos, para lang pista, i-celebrate yung pista. Ngayon, mahaba-haba tra. Ngayon, yung tiyahin ko, doon sila sama-sama, yung cottager ng tiyahin ko, doon masaya talaga, masaya sila. Pero, nagsayang na pala, tapon lang pala ng pera yun. Kasi hindi pa na nagpapag. Yung pangalawa, yung mayroong father, mataas na rango na sa kanya doon eh, sa abayan namin. Siya yung nagdala ng church doon sa buong bayan namin. Siya yung reverend father na tawag, siya reverend father Rodolfo Malati. Pag research mo yan, nandun siya yun talaga. Pero patay na ngayon. Nung pista sa amin, nasa sa loob ng ano yung sabungan. Nasunod na sa sabungan. Eh siyempre, mapira si abutan ng mga politiko doon, mga mayor, vice mayor, kapitan. Siyempre, nilirin siya sa bear. Ang ginagawa si Big Bong, yung San Miguel bear, pag nalasin niya yan, binibinditan niya dyan sa mga tao. Binibindita, totoo yan. Binibindita niya sa lasing na, ha? Pare yun. Ngayon na, yung pinsan kong nurse kasi na involved na ano yun, na nahulog ang loob niya doon sa ano yung sa pare na yun. Kasi doon siya sa dormitory kasi, pinupuntahan pa siya doon ng pare. Galit na galit nga yung tiyahin ko eh, kasi attendant din yun. Yung tiyahin ko, attendant sa hospital. Ngayon, kasi doon, pinuntahan pala siya, may malalim pala silang ano doon, usapan pala. Sa malit sabi, dahil sa rumors ng tao sa bayan na yan, nag-ibang lugar sila, nag-ibang bayan sila, doon sila nagsama. Pero nagpare pa rin yung, pare na yun, nagpare pa rin, ibig sabihin, binukod lang siya ng bayan, nagkuka sila ng bayan doon. Nakadalawang kids sila. Ngayon siguro matagal na rin ako na kami. Dalawang lalaki, nila. So, para lang maiwas, nagpunta ng Kingdom Saudi Arabia yung pinsan ko, nag-nursing doon. Tinukso naman siya doon ng mga Arabo, mga nakatatsukis na ano, na pera. Sabi, yung one night stand ba yun, ang tawagin niya? Yung kung nila ng isang gabi, bigyan ng pera. Pero hindi siya pumatong doon, mga kasamahan niya. Nagtaka nga, yung pera na yon pag nakaanak sila doon, iiwan lang sa mag-anak para di malata sa sawa. Pamilyado na yung babae, yung nurse doon na gamit ng sa ibang bansa. Para di malata pag-uwi, bigay yung baby ibigay sa kamag-anak, hindi na kikilalin din sa anak niya. Para di magulo yung mag
problema. Like, bili ng mga rerian, bili yung nakita talaga, bimili ng mga rerian dito sa Pilipinas. Balikan natin yung ano. Basta mali talaga nakikita ko doon sa pare na yon. Kasi sabi niya, tapos na-convert ng 1 is Pentecostal yung pinsan ko. Doon ako na-convert sa 1 is Pentecostal kasi nakita niya na 1 is Pentecostal. Nag 1 is Pentecostal doon sa probinsya yung pinsan ko. Doon ako na. Kami naman, kasi dati sa Bornagin yun eh, yung grupo ng tiyahin ko, dahil nawala na yun dahil nag-open door Christian fellowship na muna sila. Ngayon, yung malapit na kamag-anak namin, yung sinasabi ko sa iyo, Pastor, na ano siya, yung pinakamataas doon sa mga kamataas na mga katulong sa ibang bansa. Yung malapit na namin kamag-anak, yung Mayor Doma ba yun? Mayor Doma, o. Oh. Yan, kay ano naman yun, kay Lopez, yung may-ari dati sa Meralco. Doon may ano sila sa ibang may ano sila sa ibang bansa, may bahay din sila sa ibang bansa. Doon siya ginawa. Ngayon, na-convert siya sa Open Door Christian Fellowship. Ano siya yung dami silang nagsuporta. Nagpasuporta siya dito, nagkuha siya ng pastor din di sa aming ano, ang nakalagay doon sa logo, Open Door Christian Fellowship. May nakuha sila ng ano, mga magagaling na mga young people na nag-lead. Talagang charismatic, talagang charisma. Dami ng magaling singer yung ano yung babae, tapos yung pinsan kong lalaki, siyang gitarist kasi siyang magaling sa gitarist eh. Kami lahat doon mga kamag-anak, puno ang simbahan kasi suod kami doon eh. Doon, simba kami. Ah, simba. Ngayon pala, mayroon palang malalim na balak din ng pastor. Kasi tulad sa amin, mga young peoples pa kami, biyahe kami ng kung saan-saan lugar. Hindi naman tulad nito sa Luwin, ang ginagawa ko hindi, mag-share lang ng salita ng Diyos. Okay na, pag na-sharean ka, okay na yun. Basta naka-share ka lang. Ikot-ikot namin yung mga kabundukan, mga bayan-bayan. Groupings kami din. Pero hanggang doon lang, wala na yung kaligtasan na ano yung doktrina, wala. Basta sharean mo, okay na. So, yun, ang pastor na yun, mayroon na pala siyang suporta. Suporta galing sa ibang bansa, suporta sa kanya, bili ng mga equipments ng simbahan. Yun pala, ang iba doon, inano niya, pang sariling interest niya ngayon. Binili ng mga rerean din niya. Ngayon, umuwi na yung tiyahin ko, yung malapit ng mga pinsan ng mga tiyahin ko yun. Umuwi na. Sabi, pastor, nasaan na yung natin gamit sa simbahan? Wala siyang maipresenta dahil siyempre, in-inventory niyo yun eh. In-inventory yung mga bagay-bagay na no, kasi na-on the records yun eh. Yun. Nakulong siya. Nakulong siya sa kulungan. Ang ano, kasi wala siyang maipakita ng na-inventory lahat yung bagay na eh. Wala siyang maipresenta eh. Nakakuhan eh. Ayun na. Nakulong siya ngayon. Isang kakahiyan sa kanya yung pastor na yun. Kasi nakulong siya eh. Dapat siya eh, siya yung ihimplo sa mga tulad sa aming membro kami na siya yung ihimplo eh. Eh ginawa niya pang sariling kapakanan lang niya. So madaling ako naman, nawanis na naman ako. Wanis Pentecostal na naman ako doon sa sumama na naman ako sa pinsan ko. Sa wanis Pentecostal. Yun na ang aral nila. Iba dito talaga. Diba? Yun naman, ano, charismatic din eh. Charismatic din. At saka yun na yung mga aral, hindi naman yung talagang pagka-doktrinahan, kaligtasan kagad ang tatanggapin. Hindi naman eh, iba naman eh. Basta besahan ka lang dyan sa mga doktrina na John 3.16, for God so loved the world, and he gives you only begotten son. Nag-end, tapos so, I am the will, the truth, and the life, no one comes to follow by me. Yun lang, yung mga ganun ng ama, tapos na, wala na. Oh. Yun niya, wala akong natutunan. Wala ko no, hindi tulad dito sa atin, discern talaga na matutunan talaga ang salita ng Diyos. Eh, yun, hanggang doon na. 1 minute, bro. Oh, 1 minute, oh. Yun na po, nakatapos na ako sa tapos ako sa high school. Kailangan medyo, nagpasalamat sa kitiyahin na hindi ako illiterate. Hindi ako literate na ano. Nagpasalamat pa rin ako kahit na nasa tumano na siya. Hindi ko rin siya nakalimutan. Sa katayuan ko, kung hindi ako pinaaral yun, hindi, no read din ako. Nagpasalamat ako na mayroon talagang sumalo sa akin na kamag-anak pa rin na may plano sa akin. Kaso, daming magulo din. Hindi na, patuloy. Magulo yung ibig sabihin nag-agawan sa akin bago ako makatapos. Ginagamit akong negosyo. So, hanggang doon na lang, Pastor. Kay... May kasunod pa siguro. Salamat. Okay.